Ito si Dan Fernandez, no? Nakakaano lang kasi ito ay mambabatas na sana ang ginagawa nila diyan sa House of Representatives ay gumawa ng batas. Pero anong ginagawa? Gumawa ng script at ano, tuturuan pa nila isang police official na magsinungaling. Ay ngayon, nakahanap sila ng katapat na isang police official na kagaya ni Police Colonel Hector Grijaldo na may prinsipyo. Hindi nila kaya silawin sa anumang klaseng ano, promotion ng opera. Hindi nila kaya silawin. Actually, sa kanila, madali talaga pag inalok nila ng pera. Eh. Madali sa kanila yan. Kaya-kaya nila yan. May pera naman na sila na pwede ibigay. Pero kapag ka isang official, eh, may prinsipyo, may hirapan sila kagaya ni ano. At sana hindi lang si Police Colonel Grijaldo ang magsalita sa susunod na pag-lead sa Senado. Sana tularan nila itong si Grijaldo na talagang nagsabi ng katotohanan. Huwag sana magpagamit sa mga politiko ito. Sila ay naghihirap sa kanilang ano, di ba, sa kanilang profesyon, nakamit nila yung profesyon nila, naging isa silang ano, sana huwag nilang padugusan sa mga politiko katulad dito si Dan Fernandez at si Abante. Hindi ko sa inaano hinusgahan kasi doon tayo naniniwala sa sinabi ni Grijaldo at base na rin sa ating obserbasyon diyan sa ano, sa hearing nila sa WADCOM na yan, ha? Diba? Na sila lang lagi ang tama. Nauna, pwede bang itigil nyo na pareho ito? Ipaubaya, wag na sa komisyon kasi panibagong gasta yan, sa DOJ na mismo. Para po ang DOJ, mangalap na po ng impormasyon at kung matibay, isang panaang kaso. After all, yan din ang challenge po ng dating presidente. Kasuhan nyo. Oh, sana si ano, sana yung isang ano natin dito, Chris Dulot, narinig mo sinabi ni Sir Ted Pailon. Minsan may mga viewers tayo na hindi nakukuha yung ano, no, nakakainis lang kasi mas marunong pa sa vlogger. Oh, narinig mo sinabi. Tama din naman yung sabi ni Sir Ted Pailon. Kung talaga no, na meron silang sapat na ebidensya laban kay former President Duterte, sampanan nila ng kaso. Huwag na nilang ano yun dyan sa House kasi gumagastos lang sila eh. Puro waltas lang eh. Waltas lang ng pera na kapal ng bayan ang ginagawa nila eh. Diba? Marami na nadadabay. Yun na rin ang hamon sa kanila ni former President Duterte na kasuhan na lang siya. Huwag nang idamay pa yung mga kapulisan. O, sana si ano si Chris Dudot. Ako kumukuha ko ng title ko base sa video na pinapanood ko o base sa video na kinukuha, binibigyan ko ng reaction. Yun na ako. Or just po sa kapal ng muka ang dating lang sa akin bilang nanonood po, pangkaraniwang yung mamaya na may mga ayaw kayong payagan na humarap sa kanila. Mm. Parang ganun po ang dating. Taking ano, mga bad words, well, I think we have passed through that era eh. Mm. Yung mga pagmumura and we want to put back the moral decency, you know, moral decency. Tiyo, mga kababayan, di bali ng palamura, di ba? Ano naman, pagdating may malasakit sa bayan. May malasakit sa taong bayan. Kayo pa, sila pa naisip pa nila yun na yung ginagawa nila na may pwedeng ikasira din nila pagdating araw. Kasi wala namang lihim na mananatiling nakatago. Wala namang baho na hindi sisingaw, mga kababayan. At eto na nga, nangyari na nga sa kanila yung ginawang expose ni Police Colonel Grijaldo. At hindi na nila pwedeng sabihin na, ay gawa-gawa lang naman yan, no, may ano yan. Yun talaga ang gagawin. At hindi naman kasi talaga sila aamin. Meron ba umamin na kasalanan? Ha? Meron ba umamin? Di ba wala? Siyempre, i-deny nila yan.
on the public officials, no? I think meron talagang behind eh. Kaya Kenel Grijaldo eh. Yan daw po'y pinagsisinungaling. Meron daw behind kay Colonel Grijaldo. O, isipin na naman ang mga yan. Eto si Bongo tsaka si Bato. Diba? Do, alam nyo, yung kay, ano, yung kay Espinido, tinanong ni Senator Bongo, bakit kailangan mo kalagkarin ang pangalan ko? Diba? Ibig sabihin, nandoon na kasi sa script yun, napasama sa script. Kaya lang si Espinido, mahina lang kasi itong mga ano eh, bakit hindi pinapanong to kay ano eh, hindi talaga giniliktik si Espinido eh, baka kumanta rin eh. Halatang halata rin si Karen Espinido na nagsisinungaling kahapon doon sa Senado eh. Baka may magandang offer rin kay Karen Espinido, kaya nanindigan talaga siya doon sa nag-statement siya sa ano sa House. Diba? Pero yun din eh, yun ang palalabasin nila, merong ano diyan, may nag-maneobro diyan kay Grijaldo, may nagbigay ng script diyan, eh gawain naman nila yun eh. Tapos ibabato nila sa kabila. Diba? Palalabasin nila, siguro isip nila o papaniwalaan nila taong bayan na may nagbigay ng script diyan, malamang yung dalawa diyan, si Bato tsaka si Bongo. Eh mukhang hindi naman gawain ni Senator Bato yan eh. Lalo na pagka pinatawag si Espinosa tsaka si Garma. Kaya lang, si Garma mukhang tentative na makadalo dyan. Kasi may sakit daw si Garma. At ayaw daw payagan ng kanila. Ano. Eh kung talaga wala silang tinatawag, di ba dapat lahat ng mga resource person na pinatawag nandiyan sa House, papayagan nilang pumunta sa Senate. Di ba? Ling ninyo. Si Grijaldo ho ba ay iimbitahan pa ninyo sa next hearing ninyo? So, nung nakiusap si Colonel Garma na kausapin si Colonel Grijaldo kasi nga kaibigan nga daw niya. So, yun nga, pinatawag namin doon sa may likod para at least malaman kung totoo yung mga sinasabi ni Colonel Garma about doon sa kanya ticket. So, sinabi naman niya na wala siyang alam doon doon sa reward system. As a matter of fact, ano, Manong Ted, DJ Shen, inibita namin si Grijaldo precisely doon sa General Barayuga case. Yung pagpatay kay General Barayuga dahil sa ang sipopulis ng Mandaluyong. Mm-hmm. So, unfortunately, nagulat kami nang umapirit siya doon sa Senado at sinasabi nila na meron silang bombshell about doon sa amin. At ito pala yung bombshell nila. Eh, I think we're not giving so much importance doon sa ano niya no ni Grijaldo. But unfortunately, meron siyang mga sinabi na coercion, harassment. Well, kung meron kaming ginawang coercion sa kanya, sa harassment, bakit hindi siya agad nagsalita? After nung sinabi namin yun, dahil naka-open na plena, naka-open na hearing kami. And nakakalungkot yun dahil nga I think nagagamit itong si Colonel Grijaldo. Why? Kasi unang-una, yun ang nga sinasabi ko na namita na namin to eh, before pa lang ng Quadcom na kung saan inamin. Grabe yung cap, yung ano, yung kala, Quadcom talaga. Quadcom. alam mo si, ano, no, si Dan Fernandez, magaling magsalita. Hindi halata. Sabi ni Ikamote Moto, kapag nakasuha si Dan Fernandez at aprosabante, may mukha pa kaya iharap yan. Idol ko naman yan sa pagka-bold star lang. Bro Komote, baka idol nun si Risa. Chris Dulot, nahulog sa Poso Negro. Ano si Chris Dulot kasi na, ano siya eh, no? Yung affected siya sa title ko. Actually, hindi ko nga na-edit yung title ko. Mahaba pa yung title ko eh. Mahaba pa yan. Kaya lang, hindi ko na na-edit kanina. Nakalimutan ko. Alam, kasama siya ni Colonel Garma doon sa meeting na supposedly hindi naman siya kasama. Mm-hmm. Dahil may sasabihin nga daw na importante sa amin si Colonel Garma. But, yun na nga. Kayo ba papayagan yung makapasok ang isang ano kung wala naman yung pahintulot nyo? Eh, malinaw sa sinabi ni Colonel Grijaldo. Binigyan nyo ng script. Binigyan nyo siya ng script. Diba? Malinaw. Malinaw na malinaw. Kaya wala ka ng ano, Congressman Dan Fernandez. Wala ka ng gusto. Kaya doon sa mga dyan sa Laguna, nakaisip-isip kayo na ibuboto nyo kung ganyan din lang naman ang ibuboto nyo yung politiko. Ha?
hindi para sa taong bayan, kundi para sa mga politikong amo nila ang ginagawa nila. Nangyari na yon at hindi na namin na binigyan ng tum nung ng pansin yung usapan namin noon dahil sabi niya magsasabi siya ng totoo. But nung nandun na si Kenneth Grijalto, nabago na yung lahat. So, ngayon, nangyari na to, I think meron talagang behind eh. Kaya Kenneth Grijalto eh. Unfortunately, the venue doon sa atin pong sa Senado, it was used, ano? Para to discredit the Quadcom and my person. So, para lang mas klaro, kasi ang sabi niya, no, na siya daw po'y pinagsisinungaling ninyo. Ano ba, paano ho niyo ba na-handle yung pakikipag-usap sa kanya dito po sa supposed to be nga pag-corroborate sa statement ni Garma? Briefly lang yun eh, kasi sinabi lang ni Colonel Garma, may alam siya, Colonel Grijalto, about the payment system eh. Mm-hmm. So, yun lang pinakita namin. Sabi namin, may alam ka ba dito about this? Alam mo, sa totoo lang, ang galing din ng researcher ng mga to, you know, nag-research muna siguro yan bago gumawa ng script. Para pagtugma-tugmain nila. Pagtag-atagpitagpitin nila. So si Garma, kilala si Grijalto. Alam mo yun, nag-research muna yung mga yan. Ang galing ng script writer ng mga to. Pero yun nga lang talaga, hindi naman sa pagalingan ng paggawa ng script yan eh. Kundi ito sa tao na binibigyan ng script na gaya ni Grijalto na hindi kayang suhulan, hindi kayang maano sa ganyang klaseng kwan, sa ganyang klaseng promotion. May prinsipyo, kaya talagang na bumilib, no? Bumilib talaga ang tao bayan kay Grijalto dahil sa prinsipyo niyang yan. Yung sinasabi ni Garma na mayroong reward system. Mm-hmm. Kung wala ko kami alam dyan, yun ang sabi niya. So hindi na kami nag-pursue. Kasi nga kami betting kasi, binibet natin yan kung talagang totoo yung sinasabi. So, mm-hmm, ito sa mga betting yan, si Colonel Grijalto. Mm-hmm. But unfortunately, sinabi niya wala siyang alam. So we stop mm-hmm right there. Opo. So, yan po ang inyong pahayag dito po sa sinasabi nga ni Grijalto. Si Grijalto ho ba ay iimbitahan pa ninyo sa next hearing ninyo? Mm-hmm. Yes, oo, iimbitahan namin siya. Kasi nga hindi pa nga tapos yung issue nung kay Barayuga eh. Mm-hmm. At doon siya involved dahil ipopulis siya noon. Tapos we are trying to find out yung mga report tungkol doon sa investigasyon mm-hmm ng pagkamatay mm-hmm sa Mandaluyong na kung saan siya ang ipopulis. Yun ang issue niya eh. Kaya nga nagtataka kami dahil nga hindi naman napapag-usapan na siya doon sa Kongreso. Then sadali andun siya para... Well, basically, tirain yung Quadcom. Opo. So, ito hong si Grijalto, kaya nga din po ito nabanggit, ano po, kung ate magugunita, dahil sa kwento po ni Garma nung una, kaya sa Mandaluyong daw mismo may instruction. Sino nagsabi noon na dapat mangyari yung krimen, mawalang galang lang po sa pamilya ng biktima, sa Mandaluyong, kasi yung chief of police dito, kabatch ko. Di po ganun ang kwento? Parang may ganon, pero hindi ko masyado exactly ma-remember, no? Uh-huh. But ang pagkakaalam ko si Colonel Grijalto from Region 7, I think, na-transfer siya dyan sa Mandaluyong. And mm-hmm then yung assassination kay General Barayuga happened. Okay, sige po. So, kailan po ang inyong next hearing po, Congressman Dan? At ano po specific ang topic ito? Kasi nga Quadcom po kayo. November 6, Manong. EJK saka dangerous drugs. Mm-hmm. Dangerous drugs. Mm-hmm. Saka I think yan yung kila Jimmy Guban. Mm-hmm. And then yung Pogo as well. About doon sa immigration, yung paano nakapasok yung mga Pogo na to. Okay. Congressman, ano po ang inyong assessment? Alam niyo, sa totoo lang, masyado na sila nag-aaksaya dito sa Quadcom yan. Quadcom nila na yan. Samantalang, sabi nga ni Maharlika, bakit hindi na pag-usapan yung tungkol sa 1.4 billion flood control at sa tungkol sa PhilHealth, yung 90, almost 90 billion na PhilHealth na tin-transfer sa national budget. Tama ba ako? Na dapat yan pinag-usapan, yung issue ng baha, yun ang dapat pinag-usapan siya sa House eh.
yung talagang totoong issue. Ang problema kasi, mga kababayan, dito lang sila nakapokus sa issue ng, hindi naman talaga issue eh. Diba? Hindi naman talaga issue, sila lang talaga gumawa ng issue. Kasi yun ang utos sa kanila. Hindi sila titigil dyan. Hanggat hindi sila nakaka, ano talaga ng matibay na ebidensya para tuluyan nila makasuhan si former President Duterte. Ha? Yan ang problema sa ano, sa huwad ko. Ngayon, sa susunod na hearing, kasi after undas daw ang sunod na hearing ng Senado, baka yung ibang mga research person na ano, sa bagay, yung iba naman hindi naman napasighted content. Kaya lang, talaga importante dyan si Grampa eh, yung maipatawag talaga eh. Pero base sa sinasabi ni Dan Fernandez, mukhang malabong maipatawag si Garma. Hawak na nila si Garma eh. Hawak na nila si Garma, kaya hindi na nila ano. Dito makikita mo rin talaga kung pag hindi nila pinayagan si Garma na dumalo sa Senate, eh, totoo talaga yung sinasabi ni ano, Police Colonel Grijaldo na talagang sila mismo ang nagbibigay ng script. Para yun ang sasabihin. Kaya nga, bro, kumote, nagsasayang sila ng pera. Spent po, kayo ba'y nanood kahapon? Kung nanood po kayo, gaano kahaba na panood po ninyo? At anong parte ho ng hearing? Napanood ko yung tungkol doon sa, ano, noon sa DDS, na binanggit niya na nagtayo siya ng sariling DDS, tapos, tapos yung in-encourage yung mga ano, yung mga kapulisan na encourage sila yung mga criminals to fight back. Medyo shocking sa akin yun eh. Medyo nasak ako doon eh. Na ito yung paraan para ma-neutralize sila, ma-negate sila ng mga kapulisan. So, basically, kung titignan mo, merong ano eh. Sinasaywar lang ni Duterte kahapon ang hearing na yan. Common sense naman, di ba? Sa tingin ba nila sasabihin talaga, yun talaga ang, ano, ang totoong ano ni former President Duterte. Sinasaywar na sila kahapon. Tayo nga, hindi tayo naniniwala na to seryoso sa sinasabi si Tatay Nikong. Doon sa mga sinasabi yung patungkol niya sa DDS na, na kinukonvince ni former President Duterte ang ano, kinukonvince ng mga kapulisan, ang mga kriminal para lumapaan. Saywan lang ni Tatay Digong dun eh. Para si, ano rin kasi ito eh, si Risa Contiverso, utak na ito si Fernandez eh. Kaya nga mamina cancel eh. Alam niyo yung artista ito eh, dapat sana ito sa mga, pero alam niyo na talagang masyadong nagmamagaling. Mawawala rin kayo sa posisyon, darating din ng araw, na kayo ay mawawala ng kapit. Tingnan lang natin pag nangyari yun. Ano mangyayari sa inyo? May infusion eh. May infusion yung encouragement sa mga police na para to fight back. Mm-hmm. And isa pa, yung mga taking ano mga bad words, well, I think we have passed through that era eh. Mm. Yung mga pagmumura, and we want to put back the moral decency, you know, on the public officials, no. Eh, during that time talagang naging parang andating natin lahat ganun eh. But of course, alam mo, Dan Fernandez, walang problema sa mura eh. Basta ba ang pagmumura naman ay dahil sa galit na nangyayari sa, alam mo na, di ba? Si Tatay Digo kasi nagmumura siya dahil sa galit. Galit sa mga kriminal, galit sa mga drug lords. Eh, aano mo ang hindi pala mura, tahimik, mabait ko no, pero magnanakaw naman pala. Aano mo yun? Di bali ng pala mura, sabi nga, hindi naman magnanakaw. Of course, sabi nga kapag a leader ka, everybody will follow eh, di ba? But this time ano, I think marami na nanonood ng mga Gen Z eh, ng mga kabataan, and they are talagang agas no sa mga ganong klase ng mga words. And ako personally, kapag nangyari sa kongreso yan, I will move to
strike that out in the record of the Congress. Kasi nga, mababasa yan ng mga kabataan sa mga susunod na kalendaryo. Congressman ka. Kaya huwag nyo na pilitin na dumalo si Duterte ka sa WADCOM nyo kasi sigurado magmumurat talaga yun. Ha? Yun na yung trademark ni former President Duterte, yung magmura. Expression niya kasi yun eh. Yun nga yung tinutunto ko, expression niya talaga yung magmura. Diba? Hindi na talaga maalis yun. Pero aanin mo naman yung hindi pala mura, aanin mo yung mabait. Pagaya ni BBM, mabait daw. Wala namang ginagawa. Natataranta pa kayo. Dahil sa bagyong Leon. Hindi pa na nakakabubon kay Christine. May milyon na naman. Aanin mo ang isang leader na tahimik, mabait. Wala namang nagagawa. Diba? Okay na yung palamura. Pero andyan yung puso niya sa taong bayan. Nandiyan siya palagi at handa talaga siyang alam niya, handa niya ibuwis ang kanyang buhay para sa bayan. Ahapon po sumipot si Muking, si Ma'am Irmina Espino. Kumusta po ang inyong imbitasyon sa kanya? Pero kahapon po in the Senate, siya po sumipot doon at pinagsalita. Yes. Kung sumipot siya doon, dapat sumipot din siya sa amin kasi very important siya dahil nga siya yung pinanggalingan ng pera papunta kay Peter Parungo. At yung Peter Parungo, hanggang ngayon, hinahanap yan dahil yung sinasabi, doon dumadaan yung pera. And we need to find out kung ganyan mga accounts, Petrobank, PS Bank, saka BPI, na binanggit niya. No? Kasi kailangan natin corroborate ang sinabi ni DM Garma. No? Naniniwala tayo sa kanya, but of course, hindi pa siya 100% because we need to find out yung corroboration. Ito mga sinasabi niya. Yung pong pagharap ng mga tumistigo po sa inyo, gaya po ni Garma, itong si Leonardo, at may isa pa silang hinahanap, eh, no? Yan po. At sinasabi nga na dapat humarap din sa Senado. At kahapon po kasi, ang dating lang sa akin bilang nanonood po, pangkaraniwang mamaya, na may mga ayaw kayong payagan na humarap sa kanila. Parang ganun po ang dating. Ano po yung reaction doon? Well, ang mga nakita-nadinig ko lamang, no, si Garma, si Leonardo. Si Garma kasi matagal na niyang kinocomplain yung kanyang ano eh. Yung kanyang esophageal, sabi niya, lahi daw nila yon eh. So, hindi daw makalunok, sabi ng doktor namin, pagkain. That's the reason why pinayagan yun, umpa. So ngayon, naka-schedule daw siya ng, I think dapat, Sunday or Monday. Of course, you can invite her naman anytime. Yun naman kay Jimmy Gubana sinasabi. Hindi ko alam that he was invited. Okay. But if he was invited, then wala naman rin sa parin sa office. Opo. Congressman Dan, ang dating po sa iba, ano po, na yung hearing kahapon ay parang pabulaanan ano ang mga lumabas na informasyon sa hearing po na ginagawa ninyo. Ganun ba rin po ang inyo pong pananaw dito gaya po ng sinasabi ng iba? Yung hearing kahapon basically po ano po ay para pabulaanan no yung mga informasyon na lumabas sa inyong hearing. Opo, ganun po. Opo, ganun po ang direksyon. Sa pananaw ng iba ha, ang direksyon na naging hearing kahapon. Ano po inyong take doon? Yun, kasi nga kaya nga sinasabi namin kapag akusado ka or you are being accused of something, mahirap na talagang maging part ka ng investigation. Para kasing member ka ng jury and at the same time ikaw ay akusado, I think it will not work out. And that's the reason why ganun na nangyari doon sa Senate. But it's their own rules eh. It's their own procedure and we cannot go against it. Pero ang sabi ho naman ng iba, kayo naman dyan sa House, yun din naman ang inyong agenda. Opo, na talagang dikdikin ang dating Pangulong Duterte kasama po ang kanyang mga kaalyado dito nga po sa issue on EJK. Ano po ang inyong take doon? Yun lang naman po sa amin kung yung mga nababalitaan natin dati, mga tismis about sa mga patayan, bayaran. Now na may nagsalita, we have to pursue. Tismis lang pala eh, pinaniwalaan nyo. Ah, di ba? Mga nababalitaan daw, tismis. Ba't naniwala kayo? Di ba?
mahilig pala kayo sa chismis, tapos mahilig kayo maniwala, kaya ka tinawag na chismis, walang katotohanan. Wherever it takes us, as long as there are people na nagsasalita and nagko-corroborate. Remember, ang nagsalita ang una dito, yung mga PTL. Kasi sinabi nilang may binayaran sila ng tigil 1 million. Nakatkong pa yung 1 million, 3 million yun. Tapos it was corroborated by Warden. Sa script kasi kailangan magkaroon ng ano ng katkong para kapanipaniwala. Eh, yung mga PDL yun na pinrasan tong una, eh obviously talaga na ano eh, sarili nga nila statement, hirap na hirap sila intindihin. Diba? Paano papaniwalaan? Tsaka PDL, imagine mo, PDL. Press yan. Kung sarili nila kaso, hindi nila maamin-amin eh. Diba? Eh, dinidinay nila. Tapos, ginawa pa silang state witness. Eh, talagang iba. Iba talaga ang ano ngayon. Iba talaga ang kalakaran nyo dyan sa fan. Sana talaga matalo ito mga ito, kung ano man tatakbuhin ng mga ito. Padilla. Mm-hmm. Jimmy Portalesa. Mm-hmm. Tapos, kinorroborate ngayon ni Colonel Karma. Mm-hmm. And ni Commissioner na Leonardo. Mm-hmm. So basically dumidiretso eh ngayon kung ang sinasabi nila is something that medyo may politika, I think it's not eh. Kasi nga yung ating mga biktima din dito at ang dami pala, hindi pala 7,000, running around 20,000. Kaya yan ang nakakabahala sa atin. Opo. 20,000, kinarga nyo na yung mga hindi related sa war on drugs. Sino may kagagawa niyan? Media, yung bias media, lalo-lalo na yung ABS-CBN. Wala naman talagang, ano eh, actually, kukunti lang naman yung, kaya lang, karamihan sa mga, ano, kagaya nung away ng parehong tunak, ikinarga nila sa war on drugs. Yung nagkaonsehan. Nagkaonsehan sa droga. Ikinarga nila sa war on drugs. Sinama nila sa bilang. Bias media may pakananyan. Kaya dumami. Yun ang yung panahon ni Tatay Digo. Ganyan ang trabaho ng mga bias media. Parte na yung tamimik sila. Tahimik sila. Diba? Wala silang, ano ngayon ha? Wala silang imik sa totoong issue ng Pilipinas. Congressman, ito po. Kasi may mga nagpapanukala ng Truth Commission dito sa nangyari pong madugong war on drugs, no? May mga ganun. Pero ngayon po, 20 ng Kongreso is exerting effort and consuming too much time, no? Po sa gobyerno, mm-hmm. sa hearing na ito sa iisang subject matter. Meron pong pananaw na pwede bang itigil nyo na pareho ito? Ipaubaya, wag na sa komisyon kasi panibagong gasta yan, sa DOJ na mismo. Para po ang DOJ, mangalap na po ng informasyon at kung matibay, isang pa na ang kaso. After all, yan din ang challenge po ng dating presidente. Kasuhan nyo na ako. What do you think? Tama yun. Kasi nga, kung matatanda mo yung ating pong unang partial report, no, mm-hmm. na kung saan nirekomenda na namin sa Solicitor General, mm-hmm. yung preservation asset ng mga companies na mm-hmm. na hindi naman mga Pilipino, inano namin yung ginawa na po namin yan. Mm-hmm. And secondly, ito na, susunod na po natin yung tinatawag po natin mga reports, no, mga partial reports din about our recommendation. And now, we're about to, ako, tingin ko, no, kasi papunta na rin tayo sa kampanyahan eh. So basically talaga kailangan nating tapusin ito pong pag-i-hear natin. Okay, sige po. So sa panghuli po, Congressman Dan, ano ang inyong mensahe dito po kay Colonel Hector Grijaldo? Kung sakasakali po na nakikinig ngayon po sa amin pong programa o kaya po maaari niyang mapakinggan itong mensaheng ito. Well, ako sa akin ang sa akin lang ano huwag na siya magpabida kasi hindi naman siya. Well, nakakalungkot lamang. Kung bukay mo gusto mo sabihin, huwag siya magpabida. Anong bakit nagpabida? It is, masama ba magsabi ng totoo isang kagaya ni Inipulis Colonel Grijaldo? Pabida ba ang tawag doon? Yan kayo eh.
gusto kayo ang ano eh, yung tama eh. Gusto kayo ang totoo na sasabi. Yeah. Eh wala na. Ano na kayo, basang-basa na kayo ng taong bayan. Nabuking na kayo ng taong bayan, Dan Fernandez. Wala na kayong magagawa. Milyon-milyong Pilipino ang nakapanood. And for sure, dyan sa bayan mo, eh, napanood din yan. Although may iba talaga, hindi naniniwala sa statement ni Grijaldo, eh, ilan lamang yan. Diba? Yun ang problema din sa ibang mga kababayan natin. No? Pag nagsabi ka ng totoo, sasabihin fake news. Pag nagsinungaling ka naman, wala din, ganun din. Sinungaling ka, wala eh. No? Eh, dapat, huwag na maging bias itong ibang mga kababayan natin. Huwag yung dyan sa huwad ko palagi. Ang dami mga tangang mga Pilipino na nanonood dyan sa huwad ko. Tapos, talagang nag-message pa, supportado namin yung huwadkom na yan, mga congressman, mabuhay kayo. Ayun ako, nakakatawa kayo. Eh, kita-kita nyo naman yung ginagawa nila. Mga bobo lang yung ibang mga Pilipino na nanonood dyan, na paniwala-paniwala. Kahit siguro, bata pa sa pagka nanood eh, mahalata na scripted yung kanilang pinagagawa eh. Na nagsalita siya ng gano'n, ng coercion, ng harassment, kailangan i-prove niya yan. I-prove niya yan. At of course, we will take action on that. Yun nga, dapat gawin yun ng action. Pakikasuhan niyo si, ano, si Grijaldo kung talagang hindi totoo ang sinasabi yan. Baka mamay, magulat kayo, may papang-ebidensya si Grijaldo. Yari kayo kay Grijaldo pagka may, ano, may inyo pa siya ebidensya. Kung talaga sa tingin nyo nagsisinungaling si Grijaldo, sa tingin nyo na may behind dyan sa nag-statement ni Grijaldo, magsampakan yung kaso. Tapos. I heard na, hindi ko alam kasi, pero parang malita ko, na-suspend siya eh. And I have to check it out. Kung na-suspend siya, if it is this way para maka-get even sa amin, huwag naman sana. Kasi meron mga namatay na tao dito, ang dami. Kaya, I hope yun lang ang tingnan niya.